Kumusta po kayo, mga ginigiliw kong taga-subaybay? Muli po ay narito tayo para sa isa na namang kwento ng kababalaghan. At tulad po ng dati, ay angad ko pong lagi na sana'y abutan po kayo ng pagtatanggal na ito na nasa mabuti pong kalagayan, ligtas sa anumang uri ng kapahamakan at karamdaman. Narito na po ang ikalawang bahagi ng ating kwento na pinamagatan nating si Pablo, ang Batang Albularyo. Matapos nga na matagumpay na maitaboy ni Pablo ang aswang mula sa kanilang bahay, naabutan niyang natulala ang kanyang mga magulang na nasa kanilang pintuan. Kaya niyaya na niya ang mga ito na pumasok sa loob. Isang araw, matapos ang kanyang klase, ay agad niyang pinuntahan ang kanyang ate sa silid-aralan nito. Ngunit wala ito doon. Sinabi ng mga kamag-aral nito na isinama daw sandali ng kanilang guro sa bahay nito. Kaya wala nang nagawa pa si Pablo kundi ang maghintay. Maya-maya ay dumating na ang ate at kuya niya. Ngunit wala pa rin ang kanyang ating si Rosie na nasa ika-anim na baitang. Kaya magkakasama nila itong hinintay. Makalipas ang may isang oras, ay nakita na rin nila itong papalapit na sa kanila. Nang usisain nila ito kung bakit antagal at kung ano ang ipinagawa sa kanya sa bahay ng kanyang guro, ay sinabi nitong wala naman at pinakain lamang daw siya nito. Kaya magkakasama na silang umuwi. Inabutan na sila ng dilim sa daan. Kaya kanila nang sinindihan ang muron na kanilang daladala. Nag-ipon na rin sila ng mga tuyong dahon ng nyog at sinindihan din iyon. Nang laking gulat nila, nang bigla na lamang lumundo at humarang sa kanilang daraanan ang puno ng kawayan, na napasigaw pa ang kanilang mga kapatid na babae. Nagsalita si Pablo at sinabing, "Makikiraan lamang kami, kaibigan." At dahan-dahan pa itong lumakad papalapit sa puno ng kawayan. At nakita ng kanyang mga kapatid na nakatingala ito na may kinakausap. Ilang sandali pa ay bumalik na sa dating ayos ang mga kawayan at naghawan ang kanilang daraanan, na nagpasalamat pa noong huli ang bunso nilang kapatid na si Pablo, na ipinagtaka naman nila pagkat wala silang nakikitang anuman. Pagdating nila ng bahay, ay agad na ikinuwento ng kanyang mga kapatid ang nangyari. Nilapitan si Pablo ng kanyang ina at sinabing hindi daw niya alam kung ano talaga ang nangyayari sa kanya. Ngunit ang hiling lamang daw nito ay mag-iingat siyang palagi. Natumango naman at tumugon ng pagsang-ayon si Pablo sa kanyang ina. Pagkatapos makakain, nang inihahanda na nilang magkapatid ang kanilang tutulugan, ay nakarinig sila ng mga pagkaluskos sa labas ng kanilang bahay, na sinabayan pa iyon ng pagdaing ng kanyang ate Rosie. Namimilipit ito na hindi nila alam kung ano ang dahilan. Agad nitong hinawakan ni Pablo. Nakita niya sa kanyang pangitain na may isang ibon na itim na tila tinatawag ito. Kalinsabay noon ay nakita rin niya ang aswang na siyang dahilan ng mga pagkaluskos sa labas ng kanilang bahay, na nagpapalipat-lipat ito ng pwesto. At nakita nga niyang kumukulo na ang langis sa bote na kanyang ginawa. Kaya sinabi niya sa kanyang mga magulang na mayroong aswang. Agad niyang sinabihan ang panganay nilang kapatid na kumuha ng asin. Nagtanong naman ang kanyang ama kung ano ang pwede niyang gawin. Sinabi ni Pablo na kunin nito ang kanyang itak at iabot sa kanya.
Matapos matanggap ni Pablo ang itak, ay may iniusal ito at muling iniabot sa kanyang ama. Mabilis silang lumabas na tatlo ng kanyang ama at Kuya Cardo. Nauna ang kanyang ama sa bakuran. Nang bigla na lamang nilang nakita na dinaluhong ito ng aswang sa kanyang likuran mula sa itaas. Na nakita agad din ang sumirit ang dugo nito mula sa leeg. Nang akmang lilingunin nito ang aswang upang tagain. Agad na sumugod si Cardo at Pablo, ngunit nangingisay na na bumagsak sa lupa ang kanilang ama pagkat tinamaan agad ang malaking ugat nito sa leeg at malalim ang sugat na iyon. Dahil sa nakita ay agad na nabitawan ni Pablo ang kamay ng kanyang ate Rosie. Kinalabutan siya sa kanyang nakitang pangitain na iyon. Kaya sinabihan na lamang niya ang kanyang ama na samahan ang kanilang ina at bantayan ang kanyang ate. Kinuha ni Pablo ang itak ng ama, kanya iyong inusalan at sinenyasan ang kanyang Kuya Cardo na samahan siya. Paglabas nilang dalawa ng bahay ay mabilis niyang pinasabuyan ng asin ang kanilang bubungan sa kanyang Kuya Cardo. Dahilan para umalis ang aswang doon at lumundag sa kanilang bakuran. Nang nasa harapan na nila ito ay nahintakutan ang Kuya Cardo niya dahil sa nakitang anyo ng aswang na noon pa lamang siya nakakita ng ganoong nilalang ng malapitan. Makailang ulit na itinaga ni Pablo ang hawak niyang itak sa lupa. Hindi naman makapaniwala si Cardo na nangyayari ang mga tagpong iyon. Umusal si Pablo ng ilang kataga na walang naintindihan si Cardo ni isa sa mga binigkas nito. Ilang sandali pa ay hindi na nakita pa ni Cardo ang kanilang bunsong kapatid. Maging ang aswang ay naglumihanan. Nabigla na lamang nakita ito ni Cardo na nagkakaroon ng mga hiwa sa katawan at tumitilamsik ang dugo. Napanay ang atungal nito dahil sa tindi ng sakit mula sa mga tagang tinatamo nito. Kaya wala na itong nagawa pa kundi ang tumakbong palayo. Di nagtagal ay nakita na ni Cardo ang kanyang kapatid na nasa kanilang bakuran na may mga bahid ng dugo. Na makailang ulit pa niyang kinusot ang mga mata sapagkat hindi siya makapaniwala sa kanyang mga nasaksihan. Namangha siyang talaga sa kanyang kapatid na si Pablo na naisip niyang gusto rin niyang magtaglay ng ganong kakayahan. Pagpasok nila ng bahay ay agad na pinuntahan ni Pablo ang kanyang ate Rosie. Lumuhod siya sa tabi nito at umusal itong muli ng mga kataga. Ilang sandali pa ay hinawakan nito ang sikmura ng kanyang ate at ibinaon ang kamay nito. Sabay-sabay nilang inialis ang kanilang paningin sa ginagawang iyon ni Pablo pagkat nabigla sila at hindi nila kinaya ang tagpong iyon. Makailang ulit pa na iginalaw ni Pablo ang kanyang kamay. Maya-maya ay may hawak na itong isang maitim na bagay na nababalot ng makapal na likido na hindi sila pamilyar at dugo. Humingi si Pablo ng bao at inilagay niya iyon doon at ipinag-utos na kanila iyong sunugin. Sa gulat ng kanilang mga magulang ay agad nilang tiningnan ang tiyan ni Rosie. Lalo silang namangha nang wala silang makitang anumang bakas ng sugat dito. Sinabi ni Pablo sa kanyang ate na wag na itong babalik pa at sasama sa kanyang maestra pagkat isa itong aswang na pinagtangkaan umano itong hawaan at ngayon nga'y nagawa pa nitong bumisita upang alamin ang kanyang kalagayan. Dagdag pa ni Pablo ay hindi pa iyon makakapasok sa kinabukasan pagkat magpapagaling pa iyon dahil sa mga tagang tinamo nito. Binili na ni Pablo ang kanyang mga kapatid na wag na lamang mag-ingay ukol sa kanilang mga natuklasan upang hindi sila malagay sa panganib. Lalo pa ngang nalalaman na noon na may taglay siyang kakayahan. Sumang-ayon namang lahat ng kanyang mga kapatid. Tuwang-tuwa ang kanilang mga magulang pagkat napagaling ni Pablo ang kanyang ate Rosie. Naniyakap siya na maigpit ng kanyang ina
at sinabing hulog siya ng langit sa kanila. Sumabat naman ang kanyang kuya Cardo at sinabi nagsimula ng araw ang lahat ng kamalasan sa kanilang mag-anak nang magkaroon si Pablo ng kakayahan na tinataglay. Naagad naman itong sinaway ng kanyang ama at ina at sinabing maaari talaga mangyari ang mga iyon. Magpasalamat na nga lamang daw at nagkaroon si Pablo ng kakayahan. At ngayon nga ay naipagtatanggol sila nito at napoprotektahan. At dito po nagtatapos ang kwentong itinampok po natin sa pagkakataong ito. Muli, sana po ay inyong nagustuhan at naway patuloy niyo pang subaybayan ang mga susunod pa po nating kwento dito lamang sa mga totoong kwento ng kababalaghan. Mabuhay po kayong lahat. Maraming maraming salamat po at hanggang sa muli.